Handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga kagamitan, higit kaming pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang punot ay biyaya. May aral na dala, mabubuting pamana. Handang handa na. Pamana TV na! Arise and shine! Shalom po mga pamana! Isang masaya at dakilang Adonai sa ating lahat. Ako po si Sister Michelle mula sa sakop ng Tibni at ako po ang inyong magiging guro sa araw na ito. Bago po ang lahat, nais ko muna pong pakihanda po ninyo ang inyong mga papel at panulat. At gaya ng nakaugalian nating ginagawa, tayo muna po ay mananalangin. Tumayo ang lahat, ipikit ang mga mata, at makinig ng mabuti sa panalangin. Aba, Ama naming Hari, ikaw po na Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito ay nagpapasalamat po kami dahil binigyan mo po muli kami ng panibagong pagkakataon upang makapagsagawa ng pagsamang pamana. Panginoon naming Diyos, kami po ay humihingi ng tawad kung kami man po ay nakagawa ng masama sa aming kapwa. Inihiling po namin na sana ay gabayan mo po ang guro na magtuturo sa amin at gabayan mo rin po kami upang kami po ay makapakinig ng mabuti at maging masunuring bata. Ang lahat pong ito ay aming panalangin sa dakila mo pong pangalang Diyos, Kristo Jesus, nag-iisa ka naming tagapagligtas. Amen. Shalom po ulit mga pamana! Bago po tayo tumungo sa ating kwento, magkakaroon lang po tayo ng isang maikling activity. Sa activity ito ay magpapakita lamang po ako ng mga larawan o litrato at tutukuyin niyo lamang kung ano ito. Nakuha niyo ba ang tamang sagot mga pamana? Very good! Kung hindi naman, ay mahusay pa rin. Pagbutihin niyo pa sa susunod. Ang mga larawan o litrato na ipinakita sa atin ay may kaugnayan sa kwentong ating tatalakayin sa araw na ito. Ang pamagat ng kwento na mula sa Biblia ay Ang Masamang Plano ni Aman sa Hudyo na mababasa natin sa aklat ng Esther chapter 3 verse 1 to 15. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, tinakila ni Haring Aswero si Aman na anak ni Hamadata at isang agagita. Lahat ng tauhan at lingkod ng hari sa palasyo ay yumuyukod at lumuluhod sa harap ni Aman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit, si Mardukeo ay hindi yumuyukod at lumuluhod. Kung kaya't tinanong siya ng mga lingkod ng hari na nasa pintuan ng palasyo, bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari? Araw-araw ay sinasabi nila ito sa kanya, ngunit ayaw pa rin niyang sumunod. Kaya, isinumbong nila si Mardukeo kay Aman para malaman kung pagbibigyan siya ni Aman, sapagkat
sinasabi ni Mardoqueo na siya'y isang Hudyo. Nang mapatunayan ni Aman na hindi nga yumuyukod at nagbibigay galang si Mardoqueo, sumiklab ang galit ni Aman. Nang malaman niyang Hudyo si Mardoqueo, ay umisip siya ng paraan upang malipol ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni Haring Asuero. Nang unang buwan ng 12th taon ng paghahari ni Asuero, ay ginawa sa harapan ni Aman ang palabunutang tinatawag na pur upang malaman kung anong araw nararapat isagawa ang balak niya. Tumama ito sa 13th araw ng 12th buwan na kung tawagi Adar. Pagkatapos nito, sinabi ni Aman kay Haring Asuero, "Sa lahat pong panig ng inyong kaharian ay may isang lahi ng mga tao na may sariling batas na iba sa alinmang lahi. Hindi po sila sumusunod sa inyong utos at makakasama po kung pababayaan ninyong silang ganito. Kung inyong mamarapatin, ipag-utos po ninyo na lipulin ang mga taong yaon. Magbibigay po ako ng 350,000 kilong pilak sa mga pinuno at ito'y ilalagak sa kabangyaman ng hari." Pagkatapos ay hinubad ng hari ang kanyang singsing na pantatak at ibinigay kay Aman at sinabi sa kanya ng hari, "Ikaw na ang bahala sa salapi at gawin mo ang gusto mong gawin sa mga taong iyon." Nang 13th araw ng unang buwan, ipinatawag ni Aman ang mga kalihim ng hari. Inagawa niya sila ng liham para sa mga gobernador ng lahat ng lalawigan at sa mga pinuno ng bayan sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang liham ay ginawa sa pangalan ni Haring Asuero at tinatakan ng singsing nito. Ipinadala sa pamamagitan ng mga sugo ang mga liham sa lalawigan ng kaharian na naguutos na patayin ang lahat ng Hudyo, maging bata man o matanda, lalaki man o babae, at samsamin ang lahat ng kanilang ari-arian. Isasagawa ito sa 13th araw ng 12th buwan. Bawat lalawigay padadalhan ng sipi ng utos upang makapaghanda ang lahat sa araw na nabanggit at ipinahayag nga sa lungsod ng Susa, ang Kapitolyo ng Persia, ang utos ng hari. Ang mga lalawigan naman ay kaagad pinadalhan ng mga sipi nito. Kaya't samantalang masayang nag-iinuman ang hari at si Aman, ang lungsod naman ng Susa ay gulong-gulo. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga pamana. Ano-ano ba ang mga aral na dapat nating matutuhan mula sa kwentong ating napakinggan? Ang pag-iisip ng masama ay hindi gawa ng mabuti. Mga pamana, nakita at napakinggan natin sa kwento na si Aman ay nag-isip ng hindi mabuti laban sa kanyang kapwa dahil sa sama ng loob. Huwag na huwag natin itong tutularan o gagawin dahil ito ay hindi nakalulugod sa harap ng Diyos. Huwag na huwag kang maiinggit sa iyong kapwa. Ang mabuti nating gawin ay maging mahinahon, mapagpasensya, at mapagkumbaba sa lahat ng oras ng ating buhay upang tayo ay laging pagpalain at ingatan ng ating Panginoong Diyos. Maglingkod at sumamba lamang sa nag-iisa at tunay na Diyos. Mga pamana, alam niyo ba na may mabuting dahilan kung bakit hindi yumukod o nagbigay galang si Mardoqueo kay Aman? Dahil si Mardoqueo ay isang Hudyo at ang mga Hudyo ay naniniwala at naglilingkod lamang sa nag-iisang tunay na Diyos na si Kristo Jesus. Gayahin natin si Mardoqueo
na kahit alam niyang malalagay siya sa masamang sitwasyon, ay hindi siya lumuhod kay Aman o kanino mang hari dahil kahit kailan o saan ay hindi siya sasamba sa kahit sinong tao sa lupa. Ibig sabihin nito mga pamana ay huwag nating ipagpapalit ang ating paglilingkod sa tunay na Diyos. Sundin natin ang utos ng Diyos dahil ang utos ng Diyos ay hindi mabigat. Ito'y kayang-kaya natin basta tayo'y manampalataya at maglingkod lamang sa Kanya. Ngayon, para sa ating activity, magkakaroon po tayo ng short quiz mula sa ating kwentong pinag-aralan sa araw na ito. Pakilabas na po ang inyong mga panulat at papel. Handa na ba? Tara na at atin nang simulan! Ba nang tama ang mga katanungan, mga pamana? Wow! Salamat sa Diyos sa kanyang paggabay sa inyo. Huwag na huwag niyong kakalimutan ang mga aral na ating natutuhan mula sa kwento, mga pamana. Ngayon, dadako naman po tayo sa ating memory verse. Colossians chapter 3 verse 13. Be gentle and ready to forgive. Never hold grudges. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Aba, Ama naming Diyos, sa oras kong ito, kami po ay nagpapasalamat ng marami sapagkat naipagtapos muli po namin ng maayos ang pagsambang pamana. Sana po, Panginoon, ang mga aral na amin pong napakinggan ay magawa po namin sa aming mga pamumuhay. Tulungan niyo rin po kami na maging mabuting impluwensya sa aming kapatid, kaibigan o sa kapwa man. Iligtas niyo po kami sa anumang uri ng kapahamakan. Ito lang po ang aming hiling at ipinagpapasalamat sa iyong pangalang Diyos Kristo Jesus, aming hari at nag-iisang tagapagligtas. Amen. Hanggang sa muli mga pamana, ay agapi you all. Paalam at mispa! Miss Panam, 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 Miss Panam,
Mishpah!